Isa sa pinaka-common question na itinatanong nyo sa akin ay kung ano bang mas maganda, ang rim brake o disc brake sa road bike. Kaya sa video ito mga kapadyak, yan ang ating pag-uusapan. Coming up! What's up sa inyo mga kapadyak? Magandang araw na muli. Nagbabalik tayo sa isang video kung saan gagawa ulit tayo ng bike comparison. Pero ngayon, hindi ito yung specific na bisikleta, kundi pagkukumparahin natin yung mismong part ng bisikleta na disc brake at rim brake. Titignan natin kung anong mas cost efficient, kung anong mas maganda, mas madaling i-maintenance, at kung ano ba ang babagay sa iyo. Kung bago ka lang sa channel na to, ako si Lim Weldon Paas at dito ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, and biking vlog. Nagbibigay tayo dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks, at napakarami pang iba mga kapadyak. Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o bago ka pa lamang sa sports na to, tamang channel ang pinuntahan mo kapadyak. Tara, simulan natin yung video na to. Isa sa pinakamahalagang parte ng ating bisikleta ay ang ating mga brake set. Dahil sa oras na mawalan ka nito ay malaking disgrasya ang pwedeng mangyari sa'yo. May dalawang klase ng brake set, isang rim brake at isang disc brake. Pero ano bang pinagkaiba ng dalawang brakes na to mga kapadyak? Ang unang-unang pinagkaiba ng dalawang brakes na to ay yung kanilang braking system. Ang system na naia-apply sa rim brake mga kapadyak, ito yung system kung saan yung brake pad mo ang iipitin nito ay yung ating mga rim. Kaya minsan nauupod yung rim natin. Pagdating naman sa mga disc brake, yung rotor naman yung iipitin ng ating caliper para huminto ka mga kapadyak. At kung gusto mong malaman kung paano nga ba tumatakbo ang disc brake, ito yung maiksi kong paliwanag dyan. May dalawang uri din ng disc brake kasi mga kapadyak. Ito yung mechanical at yung hydraulic brake. Yung mechanical brake ay ina-apply nito yung parang system lang din sa rim brake natin kung saan may cable na naka-attach sa ating lever papunta sa caliper at yung cable na to yung hihilahin para magsilbi yung brake. Sa hydraulic brakes naman mga kapadyak, may fluid sa loob ng hose mo kaya pag nagpreno ka sa iyong lever, mag-a-apply ang pressure papunta sa ating caliper at iipitin nito ang piston sa loob ng ating caliper para maipit ang ating rotor at huminto ka sa pagtakbo. Yun yung mabilis kong paliwanag mga kapadyak pagdating sa hydraulic brakes. Pagdating sa cost ng dalawang bisikleta na to, lagi nating nabibili ang disc brake na mas mahal dahil na din may rotor itong kasama, tsaka yung caliper yung nagpapamahal dito. Kumpara sa mga rim brake na mas mura siya na halos kalahati na presyo ng disc brake. Kaya kung mapapansin nyo mga kapadyak, yung mountain bike striker natin is mas mahal siya kaysa sa ibang bisikleta dahil naka-disc brake siya mga kapadyak. Yun yung pinagkaiba ng disc brake at rim brake sa cost. Kaya kung presyo nga ang ating pag-uusapan, medyo mas mahal ng konti yung disc brake mga kapadyak. Lipat naman tayo sa timbang ng dalawang brake set na to. Pagdating naman sa timbang ng dalawang brakes na to, lamang na lamang dito yung rim brake dahil mas magaan siya. Kung titingnan natin mabuti, halos kalahati yung timbang ng iginaan niya compare sa mga naka-disc brake na bike. Dahil na din ang disc brake ay may rotor pang kasama na dagdag bigat at yung caliper din nito is medyo mabigat kumpara sa rim brake na medyo mas magaan at mas easy yung setup niya. Kaya mas magaan siya. Kaya para sa mga kumakarera dyan o sa mga mas sanay, mas gusto ng mas magaan na bisikleta, pinipili pa din nila yung rim brake dahil na din mas magaan nga ito. Yung konting bigat kasing madadagdag sa bisikleta mo, eh malaking bagay yan kapag nasa long distance o kumakarera ka kapadyak. Kaya kung big deal sa'yo, ang mabigat na bisikleta, malamang mas pipiliin mo ang rim brake mga kapadyak. Lipat naman tayo sa comfort ng paggamit ng dalawang brake set na to. Ano nga ba ang mas madaling gamitin at ano nga ba ang mas komportable sa tuwing gagamitin natin yung preno natin? Pagdating nga sa comfortness ng dalawang brake set na to, para sa akin o sa sarili kong opinion mga kapadyak, mas lamang dito yung disc brake dahil na din ito ay naka-rotor type. Compare sa pag nasa rim yung brakes mo, medyo parang hassle siyang gamitin. Para sa akin lang naman yun mga kapadyak, nasa sa inyo pa din kung ano yung opinion nyo dun. Lipat naman tayo sa pinakamahalagang parte ng brakes. Ito yung stopping power na tinatawag. Ano nga ba yung mas pagandang stopping power ng dalawang brake set na to? Kung stopping power naman mga kapadyak yung pag-uusapan natin, kahit sinong bikers o siklista ang tanungin nyo, ang isasagot sa inyo na mas pagandang stopping power ay ang disc brake dahil
Naka-rotor type nga ito kaya mas madali kang huminto at hindi siya ganun kahasil kapag nagpipreno ka mga kapadyak. Pero lagi niyo pa ding tatandaan mga kapadyak, may mga disc brake na mechanical brake kung saan hindi siya fluid kaya medyo mas madulas yung kapit nung rotor at nung brake pad sa pagpreno mo. Kaya nasa sa inyo yan mga kapadyak. So consider niyo na lang din yung bagay na yun. Maintenance. Yan naman yung susunod nating pag-uusapan. Kung maintenance naman yung ating pag-uusapan at easy maintenance yung hanap mo, o kaya naman wala ka pang masyadong alam sa pagpalikot ng iyong bisikleta, ay recommend na pumunta ka sa rim brake mga kapadyak. Dahil na din, mas easy itong i-maintenance dahil brake pad tsaka cable lang yung chine-check dito mga kapadyak. Hindi katulad ng disc brake na bukod sa brake pad, i-maintain mo pa dito yung rotor mo, kung tama ba yung align nito dahil minsan pumapaling din yung rotor, o kaya naman yung pagbi-bleed na ginagawa twice a year mga kapadyak. Yung bleeding na tinatawag mga kapadyak, ito yung pagpapalit ng mineral oil sa brake set mo para naman maging maayos at smooth pa din yung paggamit mo sa brake mo. At yun yung dagdag na maintenance sa mga disc brake kaya minsan ayaw ito ng iba mga kapadyak. Pero again, sa sarili kong opinion, okay din naman yung maintenance na ganun. Pero nasa sa inyo pa din kung anong pipiliin nyo. At ito pa yung isang dahilan kung bakit mas maganda ang disc brake kaysa sa rim brake. Dahil alam nyo ba na mas mabilis ang response ng disc brake kapag umuulan o kaya naman basa yung kalsada. Alam nyo kung bakit? Dahil kapag umuulan, ang rim ay nababasa at nagkukos ng pagdulas sa kapit ng ating mga rim brake mga kapadyak. At sa kabilang side naman ng disc brake, ito naman mga kapadyak ay yung rotor system kaya hindi nga siya ganun dinudumi o nababasa. Kaya mas makapit yung disc brake pag maulan o basa o pangit yung weather mga kapadyak. Lipat naman tayo sa looks ng dalawang brake set na to, yung fogging looks ba mga kapadyak. Kung classic look yung gusto mong makita sa road bike mo, go for rim brake mga kapadyak dahil mas classic nga ang dating. Mas simple at para sa sarili kong opinion, mas malinis tingnan ang rim brake. Pero kung ang gusto mong bisikleta ay yung mas modern look at mas maganda, tapos mas maganda pa yung kapit o braking system nito, go for this brake mga kapadyak. Kailangan mo nga lang mag-adjust ng konting dagdag na bigat sa bisikleta mo. Pero hindi naman yun yung issue dito mga kapadyak. Dahil kadalasan, ang tinitingnan naman natin is yung stopping power nito na mas lamang nga yung disc brake. At kung ako naman ang papipiliin, kung anong pipiliin ko sa dalawa, ito lang naman yung sagot ko dyan mga kapadyak. Ang pipiliin ko pa din dito is yung rim brake. Dahil na din sa simplicity ng rim brake. Tapos, para sa akin, mas malinis siyang tignan. Pero para makatulong na din sa kung anong brake set yung pipiliin mo sa dalawa, ito lang naman yung mga bagay na kailangan mong i-consider. Unang-una dyan yung gastos. Mas mahal ang disc brake, pero mas madalas na nangyayari kapag rim brake yung gamit natin, nauupod pati yung rim natin. Kaya pati wheel set, pinapalitan na natin. Kaya medyo mas napapamahal. So plus point agad yon sa disc brake. Pagdating naman sa stopping power ng dalawang brake set na to, lamang din dito yung disc brake. Lalo na kung mas mahilig ka o yung mga dinadaanan mo is mas madami yung lusong, mas magandang kunin mo mga kapadyak yung disc brake. Ganun na din yung opinion ko kung bad weather yung pag-uusapan, disc brake pa din yung naumuna dito. Kaso nga lang, kailangan mong magdagdag ng kaunting bigat na hindi naman ganun ka-big deal. Sabi nga nila, dito na papunta yung bagong uso mga kapadyak. Ito yung chismis na kung saan i-replace na daw nito yung mga rim brake. Dahil gaan lang naman daw yung hinahabol at simplicity yung hinahabol sa rim brake. Pero para sa akin, isa yun sa mga big deal mga kapadyak. Tsaka isa pa, kaya daw mabigat ang disc brake dahil kaka-invento lang naman daw nito. Siguro after 10 to 20 years ay mas gagan na ito. Kaya kayong bahalang mag-design mga kapadyak kung anong pipiliin nyo. At maraming salamat nga sa panonood ng video na ito mga kapadyak. Ano, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo nang kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bike-related video na i-upload ko. Dito ay magawa ako travel vlog, food vlog, tsaka biking vlog. Nagbibigay ako dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at napakarami pang iba mga kapadyak. Kaya huwag ka nang mahiya kapadyak. Like mo na yan. At mabilis ang shoutout na lang tayo mga kapadyak. Ano, shoutout kay Rodolfo Suliman. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Shoutout kay Jay Flores. Shoutout din kay Ace TV. At shoutout din kay Ninja Battle. Maraming salamat nga mga kapadyak sa panunood at pagsuporta sa channel na to. Kayong mga nagla-like, share, subscribe at saka sa mga hindi nag-skip ng ads, kayo talaga yung bumubuhay sa channel na to.
Maraming salamat sa inyo, ngayong inspiration ko. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Ingat kayo, stay safe, at makakapadyak na kami! Woo! Pero joke lang, pinapaasa lang tayo. Ingat kayo mga padyak.